7.89. Automatic siyang namatay. Yan o. Yan. Milaw siya. Kaya okay na yung ano natin, DIY egg incubator. Okay. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Yun, magandang araw sa inyo. Mayroon tayong bagong project ngayon. Bali, gagawa tayo ng manual egg incubator. Bali, gamit natin yung styro. DIY manual egg incubator lang kasi wala tayong budget. Ikaw, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and support my YouTube channel. At i-hit mo yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong bita. Sa ating content ngayon, sa ating video, ay huwag nyo munang kalimutan mag-share, comment, and subscribe. Maraming salamat! Tara, puntahan natin yung anong magpapakilala ko sa inyo kung anong dapat natin gamit na para makagawa tayo ng manual egg incubator gamit ang styrofoam. Ang dapat meron tayong ano, siyempre, screwdriver. At meron din tayong plies. Kailangan hindi na hindi po walang plies. At syempre meron tayong wire. Ito yung mga gamit na kailangan natin para gumawa tayo ng manual egg incubator. At meron tayong plug-in. Ito. Pansak-sak-sak. At syempre, gagamit tayo ng ang tawag nito? Glue gun. Glue gun. Dapat meron tayo nitong glue gun. At siyempre dalawang 50 watts bulb. Bali, ito yung kulay orange. 50 watts ito. Bali, dalawa. Dalawa yung gagamitin natin kasi subukan lang naman. Siyempre, meron tayong electrical tip. At hindi mawawala yung socket. O yung anong tawag nito. Basta ito yung lalagyan natin ng bulb. At syempre, meron tayong pinaka-importante pag gumawa tayo ng manual incubator, meron tayong heat controller. Ito. Meron tayong heat controller. Bali, ito nabili ko to sa Shopee. Mura lang naman to sa Shopee. Bali, yung gagawin natin, ito yung input ng easy input. Ito dito natin ikakabit. At dito yung output sa ilaw. Yung ano dito, yung volt na output sa ilaw ay 220 din. 220 volts din to. Kagaya dito sa in. In natin. 220. At dito sa may ilaw, 220 din to yung output dito. Bali, ito dito yung plug-in. Yung pagsaksak sa printer dito. Tapos ito dito yung ilaw. Dito kakabit yung ilaw. At saka ito, ito yung controller ng heat. Kung ilan yung mainit na ba, ito yung magkocontrol. Tara, samahan nyo ko. Subukan natin gumawa ng manual dito. Sana maganda yung gawa natin at napakin yung styrofoam. Meron tayong styrofoam. Ay, pasensya na kasi malakas yung ulan dito. Ay, mainit.
tapis na. Bali, yung gagamitin muna natin ngayon, isang bulb lang. Kasi susubukan na natin kung paano ba ito lumana. Lagay muna natin yung ano, isang ilaw. Ayan. Umilaw yung ano natin. Subukan natin i-adjust yung ano niya, yung temperature. Bilis uminit yung ano. Dapat 38 lang to kasi itong 40 mataas yan, mas mataas masyado yan. Tingnan nyo, mong bilis oh. Ang bilis ng ano niya, count, kasi nilapit ko yung init. Mainit na kasi yung bulb. Ayan. Pag bali 40 siya, 40. Pagdating ng 40, mamatay siya. Yung temperature dito sa bahay ay hanggang dyan lang, 30 degrees Celsius. hindi siya bumaba ng 28. Kailangan nating lagyan ng tubig. Kukuha ko na. So, yun guys. Lalagyan na natin yung bulb dito sa loob. I-assemble natin dito. Tapos ito, dito natin... Bali, puputasin natin dito sa taas. Nakikita na.
Butasin natin dito sa taas para dito natin padalin yung wire. Bali, gagawin natin ito, gagamitin natin. Lagyan ko ng stick, glue stick dito para hindi siya mabunot. Tapos dito naman sa loob, dito yung bulb. Ito yung wiring niya, dalawang bulb, tsaka ito yung magkocontrol ng init na dito sa loob. Ganyan lang yung setup natin ng ating manual egg incubator. Kaya mamaya subukan natin kung okay na ba yung gawa natin. Kung ayan na, tingnan natin pag gumamot ito ng 37.9 tapos namatay, ibig sabihin okay yung gawa natin. Tapos pag bumaba naman siya ng 37.5, bubukas na naman yung ilaw. Ibig sabihin, okay yung gawa natin. Ayan o, 34 na siya. Yung init sa loob ay nasa 34 degrees Celsius na. Kaya antayin natin hanggang 37.8. Dero yun na nalagyan ka series. Nabutahan ko na pa uling kuhan.
37.8. Oh, yan. Kailangan antayin natin pag bumaba ito ng ano, 37.5, babalik na naman yung ilaw. Kaya antayin lang natin kasi medyo mainit pa siya sa loob. Go. Yan. Okay. Okay na yung DIY. Okay yung DIY ano natin. DIY stereo IG incubator. Kaya pwede na tayong maglagay ng itlog. Kaso yung mga itlog naprito na. Naprito na yung mga itlog kasi dati wala kang incubator. Kaya mag-aantay na naman tayo magka-itlog doon yung pembrodcak natin. Itlog ng airplane na lang. A few moments later. Thank you.
Ayun, nandito na tayo na naman. Update natin yung ating steering incubator. Ating subukan kung okay na ba yung ating steering incubator. Bali, hindi ko na siya dinagyan ng switch. Diretso na siya. Yan po yung ating steering incubator. Ayun, no. Maitlog pa sa loob. Ayan na yung update natin sa ating kibito. Tapos meron na siyang butas dito. Magkabilaan to. Meron na rin dito sa kabila. Ayan. Bali ngayon, susubukan natin. Pailawin. Lagay muna natin dito. Ito ano natin. Ayan po yung ating incubator. Subukan natin pailawin yung ating incubator. Ayan. Naset ko na ito. Ayan ah. Bali, kulang na lang dito yung tubig. Dapat maglalagay tayo ng tubig dito sa ilalim. Dito natin sa ilalim nilalagay yung tubig. Hindi ko pa nilagyan ng tubig. Pero yan na yung setup ng ano natin. May sample na tayong itlog. Ito yung maliit na itlog at saka ito yung pangbugkak. Dalawa. Bali, nakasit na yan sa ano, sa 37.9. Pag dumabot siya ng 37.9, automatic siyang mamatay. Ano ko na yan, na-set ko na yan. Ayan. Antayin lang natin ha. Ayan, 37.89. Automatic siyang namatay. Ayan o. Patay na siya. Then magbubukas siya ng ilaw ulit. Pag bumaba yung temperature niya sa loob, bumaba sa 37.5. Nakasit na yan. 37.5. Buksan natin para mabilis. Bumilis yung lamig. Buksan natin. Para mabilis yung ano yun. Ayan o. Ayan. Milaw siya. Ayan, okay na yung ano natin. DIY egg incubator. Ayan lang po. Sana maraming kayong natutunan. At
please subscribe my YouTube channel para updated ka sa ating mga bagong video. Please hit the notification bell button. Thank you. Yeah, sana suportahan niyo ako sa aking YouTube channel. Sa susunod na ano natin dito ay upgrade natin ito sa automatic incubator. Bali baka magkaroon tayo ng budget sa susunod, bibili tayo ng motor. Bali i-upgrade natin 'yan sa automatic. Yeah, takpan na natin. Yan o.